magpapalit po tayo ng brake pad nitong Suzuki Ertiga 2017 model. Kasi sasagat-sagad na po siya. Manipis na po. Ayan. Po siya, makikita niyo. Ayan po. Dumingi po yung preno niya. Ayan po ang problema. Sagad na. Buti hindi pa tinamaan yung root ridge niya. Pantay pa rin po. Papalitan ng brake pad nito. Nakatornilyo lang po dito yan. Nakatorsi. Tapos hatakin ito. Nakapin po yan. Manipis. Manipis na po talaga siya. Makikita niyo po. Sagad na. Hindi lang umabot sa bakal. Ayan po, ito yung left side niya. Ito yung tatanggalin natin. Ayan. Tinanggal natin yung 14 volt dito sa likod. Tapos iangat natin. Ayan, nakapin po yung ibabaw niya. Mapapansin nyo, nakapin lang siya. Ayan, tingnan po yung brake pad. Napaka-nipis na po. Nararamdaman ito, umiingay po ito. Kaya kailangan ng palitan po talaga. At saka sasagad siya sa bakal. Gagawin po natin, ipipress muna natin itong caliper niya. Ayan. Ayan, bubuksan po muna natin itong takip ng reserve valve ng brake master kasi ipipress po natin yung niyan. Ipipress po natin itong caliper niya para lumapat siya. Ayan po ang ginagawa natin, yung pinipress po natin siya. Para lumakas, para may lagay po natin yung bagong brake pad. Kaya po natin binuksan yung reservoir ng fluid ng brake master kasi aapaw siya. Ayan. Ganyan po ang ginagawa dyan bago natin lagay yung bagong brake pad. Pinipress po natin. Kabilang po ganyan ginagawa. Ayan. Para pumasok yung bagong brake pad na ilalagay natin guys. Mapapansin niyo po nakalapat na. Nakabaon na siya. Yan. Hintayin lang po natin yung bagong brake pad. Yung kabila naman. Kita niyo po maapaw na yung fluid yan sa ibabaw. Kasi nga po gawa nung nag-press tayo. Nag-press ang gagawin natin dyan. Bubusan natin mamaya ng tubig yan after natin mag-press. Kasi aapaw pa siya. Yan. Bumabalik po yung fluid dito sa master. Kaya po ganun. Yan. Ayan po, isa naman. Ayan, pre-press din po natin ito yung right side naman. Ayan. Patuloy pa rin po yung fluid sa ibabaw. Ayan po, dandahan lang ang press nito kasi para hindi mabigla yung repair kit ng brake master natin. Ayan. Ayan po, tapos na rin natin i-press ito. Ayan. Tapos na po yung left side, ito yung right side po yung ginagawa natin. Ayan. Ayan, makikita po natin yung fluid doon sa ibabaw. Umaga po yan. Ayan po, makikita niyo ba? So, ang gagawin po natin dyan, bubuwasan po natin ang tubig, tatapan na muna natin. Tapos yung fluid na hindi makasira ng pintura. Ayan. May basahan po yung nilagay ko dito. Nakasira po kasi ng pintura kapag hindi natin binanlaman ng tubig. Ayan. Ayan po ha, babanlaman po natin ng tubig yan. Para matanggal po natin yung fluid na natapon. Kasi po pag hindi babanlawan yan, makasira po ng pintura yan. Antayin lang po natin bagong brake pad. Ayan po, nilagay din po natin yung yung sensor. Kasi ito galing po sa luma, ito walang kasama yung bago. Nilalagay po din natin to para malaman natin kung sagad na ang preno niya. Tutunog kasi ito. Ayan. Importante po yung sensor na yun. Ito. Ayan. Nakabit na po natin siya. Lagi po sa likod nakalagay yung sensor niya.
Ayan. Nakakabit na po natin siya. Ayan. Yun lang po ang pagkabit niya. Tapos lalagyan natin yung 14mm na bolt. Ayan. Tsaka po natin hihigpitan siya. Ayan, ganyan po ang pagpalit ng brake pad nito ng Suzuki Ertiga 2017 model. Ayan, hihigpitan na po natin itong 14mm na bolt nitong lalik. Ayan, okay na po siya. Ganyan lang po ang proseso ng pagpalit ng brake pad niyan. Ito po yung luma niya. Ito yung halos sumagat na siya. Ayan. Bulungan na lang po natin yan, guys. Suzuki Ertiga po 2017 model. Palit po tayo ng brake pad niya. Nagpalit tayo ng brake pad niya.